Ang bayan ng Labo, Camarines Norte. Ito ay isang payak na bayan na mayaman sa agrikultura. Partikular na rito ang produktong niyog. Karamihan ng mga pamilya ay nabubuhay sa pagkukopra. Ang isang bata noon na binigyang palayaw na bong ay maagang namulat sa kahirapan. Ipinanganak sa barangay na pod at lumaki sa linan. Walang salawal, kapiling lagi ay kalabaw. Malaki ang tiyan at bihira kung maligo. Maligo man ay sa ilog lamang, ngunit walang sabon. Ang tunay na pangalan ni Bong ay Rainwear Villacruces Quebral. Naalala ko yung aking nanay at saka tatay ay 20 pesos ang bayad sa tinatawag na pormilan. Ibig sabihin, tatrabahuhin mo mula pag laglag ng niyog, lagas, pagpatak yung pag-ipon, paghilada, pagbunot, pagpalaw, hanggang sa madala sa pisaran, 20 pesos ang upa sa per mil na tinatawag. Dahil sa pangangailangan ng lumalaking pamilya Quebral, ay lumipat sila sa Barangay Dallas sa pag-aakalang dito bubuti ang kanilang kabuhayan. Ngunit dahil sila ay tenant lamang, ay hindi naging sapat ang 30% na nakukuha sa pagkukopra. Kaya upang may maibaon sa eskwelahan, ang noon nasa elementary pa lamang na si Bong Quebral ay nagtitinda na ito ng itlog sa Barangay Dumangmang at nagkakabog sa ilog, na hanggang ngayon ay makikita pa ang malaking peklat sa ulo matapos matamaan ng bareta. Dahil marahil ay nakikita niya na paraan para makapag-aral, nagtitinda din siya ng sa kabudan. Nagtinda-tinda din ako sa bahay. Tapos sa maikling kwento, naghahanap buhay nga ako. Nabiyahe ako sa dait ay madaling araw. Kahit ano yung pinapasukang pag-iisda, ganyan. Ay nagtitinda siya sa kabuda, nag-uso yung kabuda ng... Ang pagkain sa binalot na dahon ng saging at tubig mula sa bukal ng Labo ang nagpapatid sa gutom ng paslit na sibong. Hindi man masasabing matalino, ngunit hinding-hindi niya malilimutan ang mga tinuro ng kanyang mga guro sa Labo Central School, lalo na ang pagtula. Ay, minsan sinusundan ko sa school, ay minsan tinatago ng guro. Tinatago at gusto nila'y maisali sa contest. Pagkatapos naman ng tulan, wala na yung lagnat niya pag-uwi sa bahay. Ang teacher ko matapang una, Mrs. De La Pasión, grade 2, si Mrs. Carmen Sereno, matalino. Medyo napalipat ako ng section 1 hanggang grade 4. Ang teacher ko sa grade 3, si Mrs. Espanyol, grade 4, si Mrs. Dating. Pagdating ng grade 5, at yun ngang bulabog, ang sawag dito yung para escape, ano yun? Tambanero. Napalipat ako sa section bulok, yung bang rupor, sa grade 5. Tapos, grade 6, nabalik uli ako sa section 3 naman, kay Mrs. Camu at saka kay Mrs. Santua. Yun yung elementary ako. Diyan ako nagtapos sa Labo Central School. Walang honor kasi ako ay matalinaw. Yun. Sa high school naman ay laging napapagalitan ng guro dahil siya ang dirtiest chair. May ilang beses pang pinapakawalan ang kalabaw ng kanyang guro. Paraan niya ito upang hindi makapasok ang guro sa paaralan at maging kansilado ang klase. Dahil salat sa pera, ay hindi agad nakapag-enroll sa kolehiyo. Kinakailangan na muna itong mamasukan sa trabaho upang makapag-ipon. Nagtrabaho sa isang poultry kung saan ang mga baboy ang kanyang kakambal sa araw-araw. Makalipas ng ilang buwan, ay nailipat naman siya sa isang canteen at naging tagahugas ng pinggan o dishwasher na anyay hanggang sa ngayon ay yun pa rin ang gampanin niya sa loob ng tahanan. Nagawa niya na makapasok sa kolehiyo sa pamamagitan ng pagsasabay ng trabaho at pagtitinda ng kung ano-ano. Ang kurso ko nga nakakatawa ay Bachelor of Arts Major in English. Kung saan ako pinakabubo, yun ang aking minaster. Pero nakakaintindi ako, pero pagdating sa komunikasyon, ang aking English ay hindi grammatically arranged, ika nga. Ang aking pananalita pagdating diyan sa grammar
ay pasala-sala. Habang nasa kolehiyo, ay ipinagpatuloy nito ang paghahanap buhay tulad ng pag-aahente ng lote, pagtitinda ng itlog, naging drama talent at reporter sa radyo noong 1993. Pag Sabado at Linggo, pag mag-graduate na baga ang mga estudyante, parati na sa eskwelahan. Ay minsan ay gusto nung ama matulong sa pagkukupra. Kaya pag bakasyon, pag Sabado at Linggo naman, na-uruwi na yan. Yan, magaling niyang maghilada ng nyug. Magaling siyang mag-ayos ng mga daanan ng kalabaw. Ngunit, hindi naging madali ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo dahil ilang beses siyang natigil sa pag-aaral kung saan bumalik sa buhay palengke at iba pang trabaho matapos na mabunti sa panganay nilang anak ang kanya na ngayon may bahay. Si Bongke Bral yung masasabi natin pag binigyan mo ng task, talagang hindi pwedeng hindi niya tatrabahuhin. Gagawin at gagawin niya yon, no matter kung gaano kahirap yung given situation, laging may output na binibigay si Bongke Bral para lang maging mas productive yung samahan at yung pagiging bahagi ng reportorial department that time. Nung panahong nagsisimula kami, kundi ako nagkakamali, that was 1992 or 1993 dito sa Naga, nung unang nagkasama-sama kami. Inilihim niya rin ito sa kanyang trabaho sa radyo, ang kanyang pagiging batang ama. Ngunit, ipinagtapat niya ito ng mga anak na ang kanyang asawa dahil kinakailangan ang kanyang presensya sa kritikal nitong panganganak. Nang bumalik siya sa pag-aaral, ay muling nagkaroon ng kambal na supling na naging pagsubok sa kanya kung paano aalagaan ng sabay ang kambal at paghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Hanggang siya ay naging station manager at dito na nagpursigi na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ay basta ako'y kumita lang kahit 5 piso, basta bukod dun sa sweldo ko ay mahalaga sa akin bawat sintimo. So alam ko pag labas ko ng bahay, hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Yun ang ibinigay yung aking mga anak na kambal, matakaw sa gatas. Alam ko paglabas ko ng bahay, may makukuha akong biyaya. Ang hirap yung magtitinda ka. Nagtitinda ka, hindi mo alam kung sinong magiging bibili sa'yo. Hindi pa rin natapos ang pagsubok ng Bongke Bral dahil inabot siya ng new curriculum sa kanyang kurso na kukunin pa ng 2 taon. Matapos ang 16 na taon ng pag-aaral, bago makapagtapos ay ipinanganak rin ang kanyang bunsong anak. At mula rito ay unti-unti nang naaabot ang kaginhawaan. Maliban sa pagiging mula sa angkan ng mga bihog, ay nananalaytay sa dugo ang pagiging manunula at makata. Kaya naman, dinala niya ito sa ere sa pamamagitan ng radyo at kinilala ang kanyang mga akdang tula sa bayan ng Labo. Ang sabi dun sa tula ay nung ako'y bata pa, balot pa sa lampin. Ang mga dalaga lapitan sa akin. Pero nung ako'y lumaki, lumaki na rin, ang mga dalaga ayaw na sa akin. Bawat tao na nilikha ng Diyos naman, mayroon daw pong kanya-kanyang binigay na kapalaran. Katulad ko, ang pagtula buong buhay ay kakambal, gayong lahi ng makatay, wala naman sa aming angkan. Kaya raw po ako makata ng ganap ko na mabatid, kakatwa ang pangyayari ng isilang sa daigdig. Dahil noon, ang nanay ko sa tatay ko ay nagalit, ayaw na raw magpasiping, ayaw na raw kahit halik. Ngunit dalapalibhasa, ang ama ko'y desidido, patula raw ang ginamit ng suyuin ang nanay ko. Dahil dito ay ngumiti at lumamig iyong ulo, ang pumalit pagmamahal, walang tigil na karinyo. Kaya pala si Bongke Bral ay naging mapalad, naisilang sa daigdig at makita ang liwanag. Unang iyak nitong sanggol sa bibig raw ng ilabas, sa pandinig ng ama ko'y patula raw binibigkas. Kaya pala si Bongke Bral ay manunula sa oras ng balagtasan, naging makata sa radyo sa impilan. Naging dalubhasa si Bongke Bral sa larangan ng radyo na hanggang ngayon ay 28 taon nang hindi nawawalay sa mikropono. Mula sa pagiging dramatista, naging reporter at naging anchor ng mga premyadong programa sa radyo. Usually yung mga kaganapan sa bahay, yun ang tinatalakay ko. Halimbawa, yung mga bakit nagalit yung kapitbahay,
ay kasi yung mga basura tinangay ng aso. Minsan tinatamaan, lalo na excuse mo sa mga kababaihan, yung mga pantapal ng mga kababaihan na tinangay ng aso doon sa kapitbahay, minsan yun ang pinag-aawayan. So, yung sosyedad ay natatouch din. Kahit anong ganda mo, kahit anong kagwapuhan mo, ibig kong sabihin, lahat tayo ay umuutot. Minsan, dapat i-appreciate din natin ang pag-utot. Bakit? Kung minsan yan ang nagpapasaya sa aming pamilya. Yung aking ama, para gisingin kami sa madaling araw, nagkukulubong sa kumot at umuutot, lahat kami masaya na bumabangon. At kahit ngayon dito, tanungin niyo ako sino ang mga pasaway na ang panggising ay pag-utot ay nangyayari pa rin sa aming pamilya. Masaya yung, minsan yung negative nagiging positive at nagiging nagdudulot sa atin ng magandang aspeto sa buhay. Gifted ng, hindi ko masabi kung anong klaseng kakayanan, anong talent ng isang tao, kayang gumawa ng iba-ibang boses na iba-ibang tao. Merong punyong, may alipanog, etc. etc. Si Bong Kibra lang ang nakagagawa noon. Kaya nung time na yon, lumabas yung pangangailangan na si Bong mailipat sa DCBX, sa Daet. At doon sa Daet, nung napunta siya doon, minahal siya ng mga taga-Daet, lalong-lalo. Nauna si Bong sa akin doon ng siguro ilang taon. Then afterwards, nung napromote ako, muli kami nagkasama ni Bong sa Daet, sa DCBX. Ako na yung naging station manager niya doon sa Bombo Daet that time. At doon talaga pinatunayan ni Bong na si Bong Kibral ay hindi lang ordinaryong taga-radyo, hindi ordinaryong tao. Kasi sa puso ni Bong, talagang given yung pagiging matulungin. Tinangkilik ng marami ang kanyang boses sa radyo. Humakot ng napakaraming parangal, kabilang na ang Best Variety Radio Program Host at naging nominado sa 15th Kapisanan ng mga Broadcaster Golden Dove Award. At siya ang nasa likod ng makasaysayang Lolo Ponyong sa radyo. Ay kasi, pag-present mo ng isang issue, satirical program yung binigay sa akin. Isang kontra, isang simukong kampi sa mga illegal, ito naman si Lolo Ponyong going straight, tapos si Bong Kibral parang tinatawag na neutralizer. Yun. Kaya ang format na yan ng programa ay naglalarawan sa isang kontrabida, isang nagbibida-bidahan at saka isang walang pakialam, si Alipanog na tulugin. O, si Bong Kibral yung parang nag-neutralize sa isang negative at saka positive. Bahala naman yung nakikinig kung ano ang assessment nila. Dahil nahasa sa pananalita sa radyo at kinagigiliwan ang kanyang mga kataga, ay bentang-benta ang Bong Kibral sa pagiging host sa mga okasyon at MC. Napasama sa mga kampanya ng mga politiko at kinaya ang pagsalo ng maraming postiso upang makadagdag sa kanyang kita. Given na yun kay Bong eh. Talagang sabi ko pagkailangan ko nung panahon na magkaroon ng fundraising para sa isang cost o isang pangangailangan ng tao, automatic si Bong Kibral. Kasi true Bong Kibral, sa dami ng followers ni Bong Kibral at saka yung sistema kung paano niya dinadala sa himpapawid, yung programa o yung problema ng isang taong humihingi ng tulong, mabilis. Saka dyan natin, dun pa lang nung panahon na yon, masasabi natin yung pagtulong dati na, given na yan kay Bong Kibral. Saka nung panahon namin sa Bombo Radio, matagal lang may mga panawagan kay Bong Kibral noon na pumasok sa politika. Pero sinantabi niya lahat yon kasi sabi niya mahal niya yung public service, mahal niya yung pagpuprograma sa radyo. Siguro lang nito niya lang naisip na pumasok din sa politika nitong mga nakaraang mga panahon dahil nakita niya na mas siguro mas makapagsisilbi siya kung nakaupo siya bilang isang public servant sa public service. Marami man ang nagsasabing ang mundo ng politika ay parang sugal. Kinakailangan tumaya ng maraming pera upang manalo ka. Ngunit, napatunayang hindi ito totoo dahil kay Bong Kibral na walang ipinagyabang na pera nung siya ay napisil na isama sa linyada ng politika. Dumating doon sa punto na parang kinulang ng lang isang islat. Ang sinabi nung isang kampo ay bakit hindi si Lolo Ponyong? Hindi sinabi sa akin. May boss naman ako, jam order kasi ako ng munisipyo ng Labo.
announcer ako sa DWLB, 185 per day noon. Ay di, nagpaalam ako. Sabi ko, boss, mayor, ay ako'y kinukuha baga na maging board member. Sabi sa akin, ay, kumbaga niya papasok dyan, ay hindi ka niya mananalo at wala kang pera. Ay di, pag-uwi ko naman ang bahay, sabi kay Mrs., kay Tangking, inaalok baga ika ako akong ano, pumasok sa politika. Uy, ano niya? Hindi ka ata niya dyan, ano? Sabi niya. Pero nung binanggit ko na, kininto ko ikaw kay boss. Sabi niya, hindi ako mananalo at wala akong pera. Nagalit si Mrs. Wala naman pala niyang tiwala sa iyo. Ba't ano pang ginagawa mo dyan? Lumabang ka niya, wala namang mawawala sa iyo. Lumabang ka. Mula sa pagiging isang raketero at simpleng mamamahayag, ay naging board member ng Provincial Government of Camarines Norte, si Bong Quebral. At sa puntong ito, ay nakakuha siya ng pagkakataon na pamunuan ng iba't ibang komitiba. Isa sa kanyang mga naging prioridad, ang mga resolusyon at mga ordinansa para sa mga magsasaka. Pang Committee on Education, at alam natin ang bilang ng teacher, alam natin bilang ng estudyante, alam natin kung sino mga beneficiary. Pero sa magsasaka, palibhasa, basta masabi lang na magsasaka, pero wala silang ano datos kung ilan. So napakalaki ng nagawa ng barangay agriculture extension worker. Dati-rati kasi noon, ang gobyerno basta magkaraban, namimigay ng binhi, hindi naman itinatanim. Nasasayang, isinusuksok sa bubong ng kuprahan, kasi hindi naman tunay na magsasaka. Parang nahihirati lang siya, inggit-inggitan ba? Na parang barkadaan, ay siya kumuha ng binhi, ako kukuha din. So hindi naman talaga napupunta sa pagtatanim. Dahil naman sa Provincial Task Force for Animal and Plant Quarantine na inakda ni Quebral, ay napigilan na makapasok ang mga peste sa halaman at sakit ng mga hayop sa lalawigan matapos na paigtingin ang inspeksyon sa mga borders. Hindi pa rin nakakalimutan ni BM Quebral ang pagiging magniyog. Inakda nito ang isang resolusyon o kasulatan para kay Presidente Rodrigo Roa Duterte na bigyang pansin ang COCO Levy Fund o RA 1115-421. Ay itong COCO Levy, yung siningil sa mga magsasaka ng kupra, saan mapupunta yung 75 billion pesos na yon? Kanino mapupunta? Kailangan ma-identify kung kanino. So, ito po, na on the record po ito, during the first congressional hearing or session, first congressional session nito pong 2019, ang pangalan ko po, Bong Quebral, was duly recognized by Congressman Panelo at binabanggit yung aming resolusyon. Tumayo tayo pa kami doon, yung sangguniang panalawigan. Ako po ang isa sa author noon bilang chairman ng agriculture. At yun po ay naging bahagi ng Republic Act 115-421. At ang buhay na saksi naman po sa atin, mapala din kami dito sa Camarines Norte at Tagalabo pa, yung isa sa nakipaglaban yan ay si Kagawad Rafael Sarukam, Rapi Sarukam ng barangay po ng Kabusay. Nakita niya rin ang malaking kamalian sa sistema ng National Farmer Registry kung saan sa lalawigan ng Camarines Norte ay isinasaayos ni Quebral ang paggalap ng mga datos sa naturang sistema at agad makuha ang benepisyo ng mga magsasaka. Mabuti naman at agaran niyang inaksyonan yon, kaya nagpapasalamat ang mga coconut farmers at ganoon din ang tanggapan ng Philippine Coconut Authority sapagkat na yung tinatawag na resolution na yon ay naging isang paraan para mas mabilis yung pagpaparehistro ng mga coconut farmers sapagkat malaking bagay na yung empleyado ng PCA ay nadagdagan yung mga enumerators. At katulad din ng ginawa ni Congresswoman Josie Tallado na nakipag-ugnayan naman siya sa tanggapan ng Dolly at natulungan naman yung mga enumerator na hinired ng Provincial Local Government Unit na siyang tutulong doon sa PCA. So malaking bagay po yun. Si Quebral rin ang namuno upang alisin na ang mga buwis ng mga tricycle drivers
na dating sinisingil ng national government sa mga ito. Isa si Kibral sa mga nasa likod ng mga naging konkretong kalsada sa Lalawigan maging sa kasuluk-sulukang barangay ng Lalawigan. At naranasan kung gaano kahirap, lalo na sa mga katulad niya magsasaka, ang maputik na daan na kung minsan ay nahuhubaran pa ng salawal. Napakapalad po sapagkat yung mga monumento dito po sa atin, sa amin sa Camarines Norte, katulad po ng Curie Aquino Boulevard, yan pong mahabang yan. At yung mga lusot-lusotang kalsada, mahigit anim na pong mga lusot-lusotang kalsada. Yung pinakalitis nga namin na DTI, DPWH Convergence Program, sa 13 resolusyon ko bilang chairman ng IMPRA, isa lang po ang hindi po feasible. So, mayroon pa rin namang pag-asa tayong nakikita dito sa pundo po ng Coco Levy Fund, kasi yung infrastructure project ay bubuksan din para sa mga magnyonyog. So napakaganda na ako po yung chairman ng agriculture, chairman pa ako ng infrastructure, katulad ng aming ng punong Lalawigan, naranasan po yung sadlak sa hirap na pamumuhay na mga kalsada noon, abutuhod ang putik. Kanyang ipinagpapasalamat at hinahangaan ang mga kaisipan ng punong Lalawigan na si Governor Edgardo Egay Taliado tungkol sa mga proyektong tunay na nakakatulong sa kanyang mga kababayan. Lalo na at alam niya kung gaano makakatulong ang mga proyektong ito. Full support anya siya sa mga pakongkretong kalsada, patubig at kuryente. Bago pa man naranasan ang COVID-19 pandemic, ay malaki na ang ginampanan at nasimula ni Kibral tungkol sa public safety and disaster preparedness ng Lalawigan. Wala pang IATF, meron na kaming incident management system. Yan, napakahalaga po niyan. Kasi napakasistematiko ng paggalaw niyan. At yan na rin ang naging bahagi ng aming research na thesis na kung saan ay naka-eskwela ko yung aking anak. Kaya ako'y nakapasa rin sa masteral degree. May problema rin siya sa pagpamilyar ng mga lugar na kung minsan ay nakakaabot mga ampanya sa Lupi, Camarines Sur na pala. At higit sa lahat, ay halos hindi siya makahinga tuwing nasa liblib na lugar. Baka makasama ka sa ambus, mapatay ka naman ng makakaliwa. Pag nakipag-usap ka naman dun sa makakaliwa, baka paghinalaan ka naman itong makakanan. Napakahirap ng sitwasyon ng isang public servant, lalo na kung nasa gitna ng nag-uumpugan na conflict, armed conflict, ganyan. Ang Bong Kibral na marami na dating alinlangan na siya ay makakapaglingkod sa publiko ay matatapos na ng kanyang 9 termino bilang bukal sa Lalawigan. Sa kanyang sarili ay marami siyang natutunan. Kailangan matatag ang loob mo, makapal ang mukha. Kinakailangan mong labanan yung mga masasakit na mga paralita. Ganyan ang inaabot. Ayaw kong tawagin ako isang politiko. Ang gusto kong itawag sa akin ay lingkod bayan. Parang katulad sa media, public servant. Kasi pag yung notion baga ng politiko, parang pasamaan dating. Pero kung lingkod bayan at isang mamamahayag, mas pipiliin ko yung ganun, yung pagiging lingkod bayan. Si Board Member Bong Kibral ay matagal ko na pong kilala. Hindi pa siya politiko, siya ay isang broadcaster. Nakilala ko na po siya bilang isang matapat at masipag na tagapaglingkod. Nagsika po siya mag-aral. At katunayan, siya ay estudyante ni Ate Puring, ang aking nanay. At bilang estudyante, ay nakita ko po ang kanyang pagsisikap na makapag-aral, makapagtapos upang maging bahagi ito ng kanyang kaularan sa kanyang sarili. Bilang board member naman po, nakasama ko si Bukal Bong Kibral sa loob ng mahabang panahon. At bilang board member, lagi po siyang perfect attendance. Talagang pinagagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang board member. At hindi lamang perfect attendance na nakaupo lamang sa session. Bagkos siya po talaga ay nag-aaral, binubusisi niya ang mga pag-uusapan, mga agenda, mga issue na napapaloob sa session ng Sangguniang Panlalawigan. At sa kanyang pag-aaral, nagiging bahagi siya ng isang matalinong talakayan. Ganon din po,
very responsive po siya sa tawag ng pangangailangan ng mga mamamayan bilang isang board member sa bahagi ng legislation. Nakapagpasa po siya ng mga sensitibong mga resolusyon na napapanahon, mga resolusyon na pakikinabangan ng mga mamamayan, hindi lamang sa District 1, hindi lamang sa Bayan ng Labo, kundi sa buong lalawigan ng Camarines Norte. At lagi kong naririnig sa kanya na pinag-aaralan niya kung paano ang pagpipreside ko bilang Vice Governor, pagpipreside sa Sangguniang Palalawigan. At sa tingin ko ay ito ay kanyang paghahanda o kahandaan sa mga susunod na hamon sa kanya ng paglilingkod sa ating mga kababayan. May hangganan man, ang kanyang panunungkulan sa Sangguniang Panlalawigan ay hindi pa rin siya titigil mapaglingkuran ang Bayan ng Labo na kanyang sinilangan. Kaya naman, sumama si Bong Quebral sa hangarin ni Provincial Administrator Alvin Taliado para sa Bayan ng Labo kung saan bibigyang pansin ang mga social services katulad ng benepisyo para sa mga senior citizen, edukasyon, at mga barangay functionaries. Ay bigyan po ng pension or allowance yung po mga senior citizen. Kasi sabi ni Provincial Administrator Alvin Taliado, kailan natin tutulungan yung mga senior citizen kung kailang tigmaok na o patay na. So yun po ang una. At yung nanay ko naman, tumantuwa rin pagka mabibigyan sila ng halimbawa 1,000 a month na tulong pinansyal mula sa municipal government. Dito sa Labo, tinataya na mahigit 10,000 ang senior citizen. So mayroong kasabihan baga ang kabataan, pag-asa ng bayan. Pero itong mga katandaan, senior citizen, ito ang pag-asa ng kabataan. Sila yung humubog. Kaya dapat bigyan natin ng pagkalinga. Pangalawa, ang isa sa executive agenda ng aming partido ay tungkol sa scholarship program sa mga kabataan. Ako, naranasan ko yung hirap ng buhay, pagiging self-supporting. Kailangan sa bawat pamilya dito sa Bayan ng Labo, may makalusot, may makatapos ng kolehiyo. Para lang sa ganun, pag may nakatapos ng kolehiyo, alam naman natin, naging tuloy-tuloy ng asenso at nagtutulong-tulungan na yung pamilya. So yun po ang pangalawa. At yung pangatlo po, dapat mapagtuunan din ng benepisyo yung pong mga barangay health workers, yung mga barangay functionaries, at lahat ng mga barangay official madagdagan ang kanilang mga benepisyo. So ito pong programang ito, wala itong korupsyon kasi social services, yan po ay transparent. Magkano ang IRA ng Labo, umigit ko mo lang 406 million, tataas pa. So, mapupunta po sa mga mamamayan. Si Rainwear Bong Villacruces Quebral, ang buhay na patunay na walang mahirap na gawa kung idadaan sa tiyaga. Kaya naman, sa kanyang hangarin na ipagpatuloy ang pagsilbi sa Bayan ng Labo, ay may mga ipinayo siya sa kanyang sarili. Yung bang parang nakatingin ako sa salamin, sabihin ko, Bong Quebral, maging mabuting tao ka at huwag maalis yung laging pananampalataya sa Panginoon Diyos. Bong Quebral, paliit-litin yung mata at siyempre, Bong Quebral, gawin mo yung magagawa mong sa akala mo ay tama at minsan ay huwag padadala dun sa mga kritiko ba. Although ako ay nasa radyo, minsan iniiyakan ko din yung mga huwag magiging iyakin si Bong Quebral. Minsan nag-privilege speech ako, hindi ko napigilan na ako'y umiyak dahilan sa ganun siguro talaga. Naalala ko din yung kapatid ko ganun. Yun po ang mga masasabi ko kay Bong Quebral. Mula sa pagiging simpleng anak ng kanyang ina, si Bong Quebral ay nais gampanan ang pagiging anak ng kanyang bayan.